guys! Welcome back to my channel. And for today's video, meron na naman tayong panibagong product review. So, kung interesado kayong malaman yun, then just keep on watching. So, yung tinutukoy kong product, guys, is yung Garnier Super UV Matte Spot Proof Sunscreen with SPF 50+, PA++++. Alam ko na banggit ko dun sa isa kong video na nag-review rin ako ng sunscreen din ata yun, na sabi ko more on sunscreen yung mga susunod kong product na i-review, kasi alam niyo naman guys na summer ngayon, and ito nga kaka-discover ko lang din kasi nitong Garnier na to, which is medyo naano ako sa kanya, medyo na intriga ako, kaya yun. And then alam niyo naman before nag-review na rin ako ng serum ng Garnier, which is nung ni-review ko siya, akala ko hindi siya okay kasi halos 1 week ko lang naman nagamit yun. Pero yung nagamit ko na siya ng 1 month, maganda talaga siya kasi talagang na-brightens niya yung skin ko. So, dito kasi, yun din yung kiniklaim ng sunscreen na to. And then sabi dito, spot-proof sunscreen siya. And then matte. Alam niyo naman, tayong mga oily skin, ayan talaga yung mga natin is yung mga matte yung finish, diba? And ang nakalagay kasi dito, ayan, light complete super UV matte spot proof sunscreen na meron daw siyang more than protected, your skin looks brighter, spots and tan lines are visibly faded. Bago muna natin pag-usapan yun, doon muna tayo sa pinaka-packaging niya, guys. Bali, ito yung itsura ng packaging niya, guys. And ito pala, guys, nabili ko siya sa Lazada. Alam ko, hindi ko sure kung yung anniversary yun ng Lazada nung nabili ko siya. Parang ata anniversary na Lazada yun. So, naka-sale siya. 299 ko lang siya nabili. Pero ang regular price niya talaga is 315. Kahit pag pumunta kayo dun ngayon sa Garnier official store nila, yung flagship store sa Lazada, 315 pesos siya. So, yun. Medyo nakamura ko ng konti kasi nga siya. Naka-sale siya. And ang laman niya is 30 ml. Ayan, nakalagay naman dito. So, may mismong And yun nga yung itsura niya. Ganyan siya, guys. Ganyan yung, nung nakuha ko siya, ganyan yung itsura niya. Bali, tinanggal ko lang yung dito. Pero nakaganyan siya. Parang nakalagay pa siya sa parang, ano tawag sa ganito? Plastic na, basta yun. Ayan, ganyan siya. And then, makikita nyo, may mga kiniklaim niya dito. And then, meron dito din yung parang Indonesia. Hindi ko sure, guys, kung made in Indonesia ba yung Garnier. Hindi siya masyado mabasa dito. Kasi yung English dito lang sa part na to. Tapos yung part na dito is parang Indonesian word na parang ganun. So, yun. Tapos, ayan. Ay, pero tanggalin mo. Ito yung pinaka packaging niya. Bali, 30 ml lang siya. And, ayan, yung sa likod. Halos ganun din naman. Parehas din. At least, mas okay ito. Kasi dun sa serum na, yung serum nila, dun sa may pinaka-mismong packaging na, dun lang sa box ng mga details. Pero dun sa mismong packaging, wala na yung mga details. At least dito, meron. And then, makikita mo dyan yung expiration date. And then, yun nga, 30 ml siya. And then, yung mga kiniklaim niya. And ito pala, guys, 2 weeks ko na itong ginagamit. And ganito yung consistency niya. Actually, ito, hindi ko na kung okay siya for sensitive skin. Kasi, usually pag sensitive, ayaw nila doon sa may mga amoy. Ito kasi, guys, may amoy siya. And ganyan yung consistency niya. Ayan, ganyan siya. Ayan. White siya. Yung parang chemical. Diba usually pag mga chemical? And ayan, ang sabi dito, parang spot proof sunscreen. Hindi ko sure kung anong ibig sabihin nun. Kasi, hindi ba ako masyadong nag-research pagdating sa mga ganyan. Bali, guys, disclaimer muna ha. Yung mga sinishare ko sa inyo is yun, based on my personal experience lang sa product. Hindi ako dermatologist or expert pagdating sa mga skincare. Kumbaga, pwede nyo lang gawing reference yung video ko kasi pareho tayo ng skin type. And then, yun nga, kasi hindi naman porket nag-work sa akin, sa iba mag-work din. Kasi alam nyo na, magkakaiba nga tayo ng skin type. So, yun, ayan. Ganyan yung kanyang consistency. Eto guys, straight to the point na tayo. Okay naman
naman siya, matte siya, pero napansin ko, kasi may nila-review din akong ibang products. Bali, nung ginagamit ko to, ibang products yung kasabayan niya. So, wala naman akong problema doon. Pero pansin ko sa kanya, actually, pwede mo siyang gamitin na kahit hindi ka na mag-moisturizer. Kasi pwede siyang gawin, ayun, pwede siyang gawing parang makeup base. Parang, yun ba yung nabasa ko dito? And, yun pala guys, nakalimutan ko sabihin yung amoy. Yung amoy pala niya is parang lemon. Kung ano, kung nakagamit na kayo ng serum nila, yun, parang ganun yung amoy niya. And then yun nga, ano naman siya, lightweight naman siya sa skin. And yun nga, matte naman siya. Kaso, ang napansin ko nga, ano siya, pag halimbawa, ginagamit ko nung, yung moisturizer, tapos after nun, gagamit ako nito, medyo ano lang talaga, ang problema ko dito guys, mabilis lang ako mag-oil up. Syempre ano tayo, diba, oily skin tayo. Lagay kasi dito, super UV matte siya. So, expect ko, although matte naman talaga siya, nagamit ko siya kasi, tinry ko siyang ginamit ng wala akong moisturizer na nilagay. And then, tinry ko din siyang gamitin na meron akong moisturizer na nilagay. So, pag hindi ako gagamit ng moisturizer, as in pagkatapos ko mag-toner, eto na, medyo mas matagal siya talagang mag-oil up. Hindi naman ganun katagal. Medyo mas matagal lang konti. Pero, ano siya, dun mo makikita na mas matte talaga siya. Pero, pag gumamit ako ng moisturizer, pero ano, syempre, pag gumamit naman ako ng moisturizer, hihintayin ko muna syempre mag-set bago ako maglagay nito. Yun, ano, hindi matte yung feeling. And then, actually, kahit naman walang moisturizer or meron, ang feeling niya medyo ano siya, lightweight naman siya, pero parang alam mo yung may sticky feeling. Lightweight siya, pero may sticky feeling. Yung parang pag ginanyan mo is malalim. Meron kasi talaga na ano, diba? Pasensya nyo na yung alak ko. Umepan siya dito. Dito kasi siya. Yun nga, ano siya, lightweight siya, pero sticky feeling. Kasi syempre pag, ano, diba, pag hindi siya lightweight, parang ramdam mo. Siya naman, hindi mo naman, ano, masyadong ramdam. Kapag hindi naman siya mabigat sa feeling, pero sticky feeling siya. Yun yung sa, ano ko, sa experience ko. Hindi ko lang alam kung sa iba is ganun din. Pero ayun yung na-experience ko while using this product. And then, yun nga, of course, kailangan mong mag-set ng powder kung oily skin ka. Kasi kung hindi, talagang halos, minsan na-try ko siya na wala pang 1 hour. Lalo na ngayon, di ba, mainit. And kung hindi ka naman naka-aircon, ano, mabilis ka talaga mag-oil up. Pero, ang maganda naman sa kanya, kahit nasabihin mong, hindi ko ginagamit yung ibang. Syempre, mas maganda talaga kung yung ginagamit mo kasabay niya is yung Garnier products din. Yung mga ibang skincare products nila. Pero ako kasi, may inireview nga ako. Napagin ko na rin ko sa ibang video, may inireview ako ibang products. And, ayun yung, ito yung ginagamit ko yung sunscreen. Yung ginagamit ko yon. And, wala naman ako naging problema doon. Hindi naman nagkaroon ng breakout or ano. Ang napansin ko lang din, nung ginamit ko siya na hindi ako nag-moisturizer, parang medyo may tumubo lang na parang, alam mo yung may mga bumps ng konti sa mukha ko. Pero nung ginamit ko ulit yung moisturizer, yun, wala na. So, para sa akin lang naman yun, feeling ko mas okay siya gamitin ng mag-moisturizer ko muna din after ito. Pero syempre, hindi masyado ding madaming moisturizer kasi baka nakakatulong din yun kaya mabilis kang mag-oil up. And talagang isiset mo siya ng powder kasi kung hindi mo siya isiset ng powder, talagang yun, mabilis ka talagang mag-oil up. Pero overall, okay naman siya. And then, yun nga, sabi kasi dito, meron siyang vitamin C, nakaka-brightens ng skin and fade spots, which is, ayun naman yung nagustuhan ko sa kanya, kasi yung sa serum nga nila, talaga, nag-brightens talaga yung mukha ko, and talagang kuminis talaga. Eto naman, okay naman siya pagdating dun. And meron din siyang vitamin E, ang sabi dito, protects skin from sun damage and dirt pollution. Syempre, usually ngayon din yung mga sunscreen ngayon, meron na rin silang ganyan, no? Kaya, tapos, meron din siyang Hydra Active Agent. Provides skin with much needed moisturization. Kaya ang sabi ko sa inyo, kung talagang hindi kayo maglalagay ng moisturizer, matte talaga yung feeling niya. Pero pag naglagay kayo ng moisturizer before ito, kasi pwede mo naman siya gamitin alone. Kasi parang may, ano na nga siya, yun nga. May naka-moisturize na rin dyan ang skin. Yun nga lang, sa akin kasi, hindi okay yung ganong setup. Kasi nga, mas ano siya, although mas matagal nga yung ano niya, yung pagka-matte finish niya pag walang moisturizer. Pero sa akin kasi yun nga, parang tinubuan ako ng bumps. Pansin ko nung hindi ako nag-moisturizer. So,
ayun lang yung masasabi ko dito, guys. Overall, okay naman siya. Bali ngayon, pang 3 weeks ko na siyang ginagamit eh. And ano din siya, para sa akin ah, to be honest, yung parang hindi siya oily friendly. Konting-konti lang naman yung oras or parang minutes lang yung pagitan ng mas matagal kang mag-oil up kung hindi ka naglagay ng moisturizer sa naglagay ka. So, para sa akin, wala namang problema yun. Kasi, marami na ako sunscreen na na-review, guys. Alam niyo naman niya. Pero, yun nga, parang pansin ko sa lahat ng mga sunscreen na review ko, ito yung parang pinakamabilis akong mag-oil up. Yung kahit maglagay ka ng powder. Actually, ngayon, kung makikita niyo yung face ko, ayan, wala akong nilagay na base, hindi ako naglagay ng foundation. So, ito lang sunscreen na to. So, ayan. Ngayon, syempre, wala man akong masyadong ginagawa. And then, dito lang naman tayo sa loob. Pero, ayan, kung makikita nyo, diba, medyo may pagka, na siya, may pagka shiny-shiny na siya. Naglagay pa ako ng powder niya na, pero hindi ako nagbe-bake, guys, sa powder lang. Yung talagang, naglagay ako lang ng powder, tapos inaano ko rin siya agad. Pero, ayan. Pero, kung makikita niya naman, diba, maganda siya sa mukha. Ayun naman napansin ko sa kanya, maganda yung lapat niya sa mukha ko. Kaya, ayun din yung nagustuhan ko sa kanya. Yun nga lang talaga, ang bilis ko sa kanyang mag-oil up. Unlike sa mga sunscreen na na-review ko na before. So, yun lang, guys, yung masasabi ko dito. Para sa akin, siguro kung hindi ka oily skin, pwedeng-pwede to sa'yo kung halimbawa normal to dry skin ka. Kasi, naka-moisturize talaga siya. Eh, syempre, sunscreen, kailangan talaga natin ng sunscreen. And then, nakaka-brightens din siya. Yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. Yun nga lang, pag oily skin ka, like me, yun nga lang, medyo talagang, mabilis kang mag-oil up. Siguro depende na lang kung nasa aircon ka. Hindi ko pa siya na-try nang naka-aircon ako. So, hindi ko masasabi kung siguro, syempre, mas matagal talaga pag naka-aircon ka. Kasi, tignan mo ngayon, guys. O, diba? Ayan. Wala pa siguro isang oras since naglagay ako nito. Naglagay ako ng powder. Pero nakikita nyo, medyo nag-ano na tayo. Which is ngayon, okay pa siya. Kasi parang glass skin yung effect niya. Pero, mga ilang oras pa yung darating. Talagang, grabe na yung mantika sa mukha ko. So, yun lang guys, yung masasabi ko sa product na to. So, parang, okay naman siya. Pero, mas recommended yung siguro siya sa normal to dry skin. Pagdating lang sa oily skin, yun lang yung magiging problema nyo. So, yun lang guys yung masasabi ko. Pero, ang dami ko nang sinabi, diba? Thank you so much for watching and don't forget, like and subscribe and see you on my next one. Bye!